I would like to talk to you about on this matter, the evidence of genuine salvation. Okay? Alam nyo, maraming mga tao, sinasabi nila na sila ay mananampalataya. Okay? Sinasabi nila na sila ay naniniwala sa Diyos. Kaya lang, makita mo yung buhay nila, iba. Diba? Okay? Yung iba, mga kapatid, makikita mo kung anong klase ang kanilang mga pamumuhay, and you can tell, napapaisip ka tuloy kung talaga bang naligtas talaga ito. Diba? Naintindihan niyo ba yun, mga kapatid? Okay, mapapaisip ka tuloy. Totoo bang naligtas ito? Totoo ba na itong taong ito talaga ay tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas? Okay? You know, itutuloy kung ano-ano ang you go out and you tell people about the gospel. Tapos, kakausapin mo sila, sasabihin nila, oh, naniniwala naman ako, tumanggap na ako sa Panginoon. Kaya lang yung buhay nila, walang evidence. You know, as I was reading my Bible last time, dito sa, noong April 19, I was reading the book of Acts chapter number 19. And I was reading to this, tapos makita mo dito, merong genuine na evidence yung mga naligtas. Okay? Are you listening? Amen. And if you were reading a while ago, kung ikaw ay talagang nakikisabay sa ating pagbabasa kanina, makita ninyo dito na merong special miracle na nangyari sa kamay ni Apostle Pablo. In fact, mga kapatid, the miracle was happening sapagkat yung mga panyo nga lang, kung yan ay, you know, masagi lang si Apostle Pablo, okay? And if you look at verse number 2, the Bible tells us, masagi lang nila, and dahil nasagi nila, they'll put them on may karamdaman, gumagaling. Okay? Pati yung mga demon possessed, gumagaling sila. Okay? You still there? Okay, mga ushers, ha? Sabihin ko ulit sa inyo, when people need to come and sit, you guide them. You don't just point to where they're supposed to go. Okay? So, ito ha, mga kapatid, listen very carefully. And the Bible tells us that there are certain of the vagabond Jews exorcists took upon them to call over them, which the evil spirit, the name of the Lord Jesus, saying, we adjure you by Jesus whom Paul preached. So makita ninyo dito, mga kapatid, merong mga exorcists dito. And look at dito sa verse number 14. And there were seven sons of one Sceva, a Jew, okay, a chief, and the chief of the priests, which did so. Okay, so ito, merong isang demon possessed, tapos merong pitong anak, itong si Sceva, and Sceva is a chief of the priests. Okay, kahit sino pa tatay mo, pag hindi ang tatay mo, ang Panginoon, God does not give you that power. Okay? So, anak siya, pitong ito. So, they tried to, nagsubok sila na i-cast out yung isang demon possessed. Tignan nyo ang sabi dito. Alright? In verse 15, sabi, and the evil spirit answered and said, si, ang Panginoon kilala ko, si Paul kilala ko, sino ka ba? Sabi niyang ganyan. Okay? By the way, gusto nang sabihin sa iyo, if you really do not have the Lord Jesus Christ, if you have not trusted Him to be your Savior, I promise you this, makinig kayo maigi, ha? And you listen to me real well today. If you have not, kung hindi, if you are not trusting Christ to be your Savior, let me tell you this, okay? Kung ang Panginoon ay hindi tagapagligtas mo, gusto kong sabihin sa iyo, wala kang kapangyarihan to go against the devil. But a person who have trusted Christ to be his Savior, are you listening?
walang kapangyarihan ang diablo sa atin. According to the Bible, they are submitted to us. Okay? According sa salita ng Diyos, tayo ay pwede nating utusan yung diablo na hindi niya tayo pwedeng galawin. And the reason why nagkakaroon lang ng influence ang diablo sa ating buhay sapagkat pinapayagan natin by the way we walk in life. And if we walk in the lust of the flesh and the pride of life and we walk according to the flesh, according to the Bible, that's when the devil creeps in our life and influences our life. Pero mga kapatid, kung ikaw ay anak ng Diyos, alam ng diablo yan. Kaya nga sabi niyo, kilala ko ang Panginoong Jesus. I know Jesus and I know Paul. Sino ba kayo? Sabi niyang ganyan. And look what the Bible tells us that they have no power to overcome the evil spirit. All right, look at over here, verse 16. And the man in whom the evil spirit was leap on them and overcame them and prevailed against them so that they fled out of the house naked and what? Wounded. Sila pa ginulpi. 7 against 1, kaya lang yung isang tao na yun, possessed siya ng demon. Okay? Binugbog tuloy sila. Okay? Then look what the Bible tells us here. And this was known all to the Jews and Greeks also dwelling at Ephesus. And fear fell on them all. And the name of the Lord Jesus was what? Magnified. So you look at the name of Christ will be magnified. Okay? Dapat, mga kabutid, sa lahat ng ating gagawin, we ought to do it so that the Lord will be magnified. When Paul was healing people, it was not because of Paul, but because of the Lord Jesus Christ. Okay? And itong seven sons of Sceva na ito, nakita nila yung ginagawa ni Paul. Sabi nila, kaya din natin itong gawin. O yan, hindi nila kaya. Bakit? Wala silang Panginoong Jesus. Okay? And so what happened was, they didn't have the evidence of salvation. They didn't have the genuine evidence of salvation. And guess what happened? The devil overcame them. Tinalo sila ng demonyo. Okay? Saan yung mga nakaupo dito? Ah, okay. Alright, so sila ay tinalo ng kaaway. And the devil overcame them. And by the way, that's what happened. Kung wala ka talagang genuine salvation, kaya ang buhay mo laging defeated. Kaya ang buhay mo laging ikaw ay, you know, you cannot overcome Satan, you cannot overcome his temptation. Lagi kang nai-influence niya. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Sapagkat wala kang tunay na Panginoon sa iyong buhay. And if you do that so much, mga kapatid, and you participate sa mga witchcraft, soon or later, the devil is going to possess you instead na ikaw ay influence, nagkakaroon niya ng possession. Okay? Marami na akong nakitang ganyan, mga kapatid, na napossess. Madami na. Madami nang pinadala dito na napossess. Nang akala ng mga ito, nagpupunta sila sa psychiatrist and sa neurologists or whatever and they tell them na meron silang bipolar, they have different personalities. So ang ginagawa, binibigyan niya ng mga medication. But let me just tell you, mga kapatid, all of those medication is just to make your brain calm para hindi siya mag-work. But after that medication, makita mo, andun na naman. Okay? Those are temporary solutions. But listen, with the Lord, it's a permanent solution. Naintindihan niyo yun? Ha? Okay? Hindi ka dapat, mga kabatid, that's why a lot of people today, and I was just wondering sometimes, naisip ko, bakit hanggang ngayon, itong buhay, itong taong ito, lalo na yung mga lumaki sa church, lumaki sila, and siyempre, nung maliliit yan, napapasunod mo nung maliliit, maawit, sumusunod, tapos makita mo, paglaki, ano nangyari dito? Bakit ganito yung buhay niya? Bakit tuwan-tuwa siya sa mundo? Bakit gustong-gusto niya itong mundo? Bakit, kung uminom man niya ng alak, kung bakit, bambihira, bas masahul pa siya sa mundo. Tapos na siya ay lumaki sa church. Mga kapatid, makinig kang maiigi. Ito nga, sa palagay niyo ba, the seven sons of Sceva, they did not grow up in the church? Their daddy is the chief priest.
Okay? Pero tatay tablak, wala silang genuine na kaligtasan eh. Totoo na yung kanilang daddy at tatay is a chief priest, yung tatay nila is a preacher, yung tatay nila ay, you know, siya ang tagapamahala, hindi lang siya priest, he's a chief priest, and underneath him are other priests, but that doesn't mean na sila ay merong genuine na kaligtasan, and guess what happened? Okay? They did not overcome the devil. Kasi walang kapangyarihan sa buhay nila. Ang kaligtasan, mga kapatid, makikita mo, there is the power of God right there. Okay? Are you with me? Alright, so ito ngayon ang ating pag-uusapan, the evidence of genuine salvation. Tama, kinig kayong maigi, mga kapatid. It's very important today that you listen, and you listen well. Alright? Ano ang evidence ng isang tao na tunay na naligtas? Ngayon, Bible ito ha. Hindi ako nagsasabi niyan, pero Bible ang nagsasabi niyan. Okay? Kaya dapat, saliksikin natin nga ang ating mga puso ngayong umagang ito na make sure ikaw ay tunay na naligtas. You say, Pastor, nag-pray naman ako. Look, the sinner's prayer does not save you. You got to be really believe and rely. Big sabihin ng rely, yung talagang sa kanya ka magtitiwala, just like right now. Are you relying on that seat or on that chairs that you're sitting on? Di ba nakarely ka ngayon dyan? Ha? Di ba naniniwala? Di ba lahat ng weight mo, dyan ka nakaupo ngayon? Di ba? Right? That's what you call relying upon. Yun yung tinatawag. Yan ang tunay na faith, mga kapatid. Because you're relying upon that. Okay? Is that the way you've done it when you trusted Christ to be your Savior? Na nalaman mo na ikaw talaga ay makasalanan, dahil sa kasalanan mo pupunta ka sa impyerno, at dahil, you know, ang Panginoong Hesukristo, siya ay namatay para sa iyo, siya ay namatay siya para sa ating kasalanan, siya ay nailibing at pangatlong araw, muli siyang nabuhay upang ikaw ay magkaroon ng kaligtasan, at yun ginawa ng Panginoon, doon ka lang talaga nagre-rely. Doon ka lang talaga, doon mo talaga linagay ang iyong pananampalataya, hindi sa relihiyon, hindi sa iyong sariling gawa, hindi sa mabuti mong gawa, hindi sa mga dasal ng iba, kundi ikaw ay nagtiwala lamang kay Kristo at kay Kristo Jesus lamang. Hindi pwede na si Jesus Christ plus good works. Hindi pwede ang kaligtasan si Jesus Christ plus religion. Hindi pwede si Jesus Christ plus baptism. Hindi ka maliligtas niyan, mga kapatid. Kailangan si Kristo lamang. Are you with me? Okay? Kahit mag-baptist ka, ang baptist, kahit nadayahin mo kami, kasi sa atin, para maging baptist ka, kailangan ligtas ka dapat talaga. Eh sabihin mo, dinaya mo kami, alam mo sa loob-looban ng puso mo, alam mong hindi ka ligtas, sabi mo lang naligtas ka, sinabi mo lang tumanggap ka sa Panginoon, sinabi mo lang magiging sincere ka, sinabi mo lang na ikaw ay willing na magpabautismo, hindi naman namin alam ang puso mo. Okay? Pero itong masasabi ko sa inyo, mga kapatid, you know, you can deceive us and ikaw ay nabautismoan namin. Alright, sabi mo, baptist ka na, and sabi rin namin, sige, baptist ka na, sapagkat hindi namin alam ang puso mo. Pero sa totoo, hindi ka pala ligtas. Hello? Alam mo ba kung saan ka pupunta? Sa impyerno. Okay? Kahit na every Sunday ka pa nandito. Kahit na every Wednesday ka pa nandito. Kahit na every Friday ka pa nandito. Kahit every Saturday ka pa nandito. You say, Pastor, eh hindi naman pala church ang magliligtas. Oh, so hindi na ako atin. O kaya nga may evidence kung sino talaga yung tunay na naligtas. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. So i-search nyo nga yung mga puso nyo ngayon. Huwag nyo nang isipin yung kapitbahay ninyo. Huwag nyo isipin yung katabi ninyo. Sarili mo ngayon ang saliksikin mo. Okay? Ikaw ba ay naligtas talaga? So here it is now, the evidence, genuine salvation. Number one, there is a declaration. Okay? Merong declaration. Look what the Bible says. And many believe, came, what's the next one? What's the next word? And what?
confess. Oh, merong declaration na sila ay naligtas. Alam nyo yung iba, mga kapatid, dududa ako dyan eh, lalo na yung mga young people natin na pagka nagpunta sila doon sa, pag nagbumalik na yan sa public school, makita mo, ayaw man nilang pag-usapan ang Panginoong Isus. Ayaw nilang pag-usapan na sila ay umaattend sa church. Ayaw nilang pag-usapan na sila ay tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas. Alam mo kung bakit ayaw nilang pag-usapan yan? Alam mo kung bakit sila nahihiya? Nahihiya sila sapagkat hindi sila tunay na naligtas. That's what the Bible says. The Bible tells us in Romans 10:11, "For the scripture saith, whosoever believeth on him shall not be ashamed." O kung sino man ang tunay na naniniwala sa Panginoong Jesucristo, hindi niya yan kinakahiya. Ay yung iba nahihiya pa eh. Hello? Kaya makita mo pagdating dito sa church, umaawit ng mga papuri diyan sa Panginoon. Okay, pero pagdating niya sa bahay, pagdating niya yan sa school, pagdating niya yan kung you know, kasama niya yung kanyang mga kaibigan, he won't even say anything about the Lord. Eh bakit? Gusto niya yung sa mundo eh. Umiinom yan ng alak, nakikipaginuan, nagpupuntahan yan sa diskuhan. Amen. Umaattend yan sa mga parties. Hello? Tapos tuwan-tuwa pa. Pupunta lang ng church to make themselves feel good. At syempre, ayaw yan sa church na ganito. Bakit? Dahil nare-rebuke sila eh. Pero kung ikaw ay tunay na naligtas, hindi mo siya ikakahiya, mga kapatid. The Bible tells us in Mark 8:38, "Whosoever therefore shall be ashamed of me." You see that? Kung sino man ang kinakahiya ako, sabi ng Panginoon, "and of my words," kinakahiya, ang salita ko, sabi niya, "in this adulterous and sinful generation," dito sa mga mapangalunya na generation na ito, at saka dito sa makasalanan na mundong ito, he said, look what the Bible said, "of him also shall the Son of Man be ashamed when he cometh in the glory of his Father with the holy angels." O, pati ikaw, kakahiya ng Diyos. Eh, ba't kayo kakahiya? Hindi ka maligtas eh. Naintindihan niyo ba yun? Okay? Meron na ang tanong sa inyo, mga kapatid, yung mga kamag-anak ba ninyo, alam na naligtas ka? Nakikita ba sa buhay natin na tayo ay naligtas? First, there's confession. Look what the Bible tells us. Makinig kayo maigi. When I first went to a probation school, nagpunta ako sa probation school. Nagpunta ako doon, mga kapatid, I was not saved yet doon sa probation school. Hindi pa ako naligtas nung una. I was just attending. Tapos, ilang buwan yata yun. Maybe couple of months or a month later, I think. Pagkatapos noon, ako ay naligtas. Tumanggap ako sa Panginoon bilang tagapagligtas. Nandiyan pa kayo? Okay? Are you with me? And because of that, because I, you know, because of the Lord, nung tumanggap ako sa Kanya bilang tagapagligtas, may nagbigay sa akin ng Bible. Okay? Ang dala-dala ko sa school, Bible. It was those genuine leather Bible. Okay? Dinadala ko sa school, araw-araw. Yung school ko, probation school. Ang probation school, andun lahat ang mga juvenile delinquent. Kasi mga loko-loko kami. Pero doon ako kailangan i-enroll sapagkat na-kick out na ako sa mga schools ko. Kung saan ako pinag-aaral ng tatay ko, I was kicked out in the public school dahil sa masyadong maraming kalokohan. Pero nung naligtas ako, mga kapatid, kahit nandun ako sa CDC, hindi ko na alam kung anong pangalan ng CDC na yun eh, kung ano yung ibig sabihin nun, but it's a probation school. Everybody na nandoon, nasa probation lahat sila. Okay? You with me? Lahat siyang mga yan, delinquent. Juvenile delinquent. And I begin to carry my Bible. And I begin to read it. Hindi ko kinakahiya. Kaya nagtataka ako minsan, yung mga ibang mga Baptist, pupunta sa Baptist church,
walang dalang Bible. Naisip ko, may problema itong mga ito. Kinakayaban nila, dalihin nila yung Bible nila sa taxi. Di ba, may Bible doon, hihingi na lang ako. Kinakayaban natin ang Panginoon. Look what the Bible says. Huwag mong, sabi ng Bible, whosoever, kung sino man ang ikakahiya ako at ang salita kong ito dito sa makasalanan at mapangalunyang mundong ito, ikakahiya ko rin, sabi ng Bible. Kaya tignan na nga ninyo, kung talagang naligtas kayo, kinakahiya nyo ba ang Bible? Nakakalimutan ninyo ang Bible, pero ang cellphone, hindi nyo makalimutan? Hello? Then you tell me na ikaw ay tunay na mananampalataya ng Diyos? Mayroon bang mananampalataya na ganyan, mga kapatid? Sabi ng Bible, wala eh. So I remember when I was still a juvenile delinquent, nung ako, mga kapatid, I was a mess and I got saved. I trusted Jesus Christ to be my Savior. I rely upon Him. Okay, I believe that Jesus died on the cross. He was buried. And the third day, He rose again. Hindi ko kinahiya ang Panginoong Jesus. May nagtanong sa akin, what's wrong with you? Why are you carrying a Bible now? Sabi, tinanong akong ganyan. Sabi ko, because I'm now saved. I'm now born again. I got born again. Okay? Sabi sa akin, ano ibig sabihin ng born again? What do you mean born again? Sabi niya, tumawa pa nga eh. Sabi ko, well, I got born nung una, physical. Then the second birth, I trusted Christ to be my Savior. Right away. Why? It comes natural. Hello? I remember, nung ako'y na-witnessan, gabing-gabi na, mga kapatid, tumawag ako doon sa aking kaibigan. You know, I was what, 15 years old? Tapos sabi ko sa kanya, something happened to me today. What is it? Sabi ko, I opened my heart to the Lord Jesus Christ. And then she said, oh, that's good. And tapos sabi ko sa kanya, and I want to go to church. They're going to pick me up on Wednesday. What church is it? Sabi ko, Faith Baptist Church. Doon sa, ano, sa Canoga Park, in their Filipino ministry. Tapos sabi pa niya sa akin, oh, good. Sabi pa niya, oh, you're gonna forget about me when you go there because there's a lot of girls there. Girls pa sinabi. Naintindihan niyo, mga kapatid? Tapos sabi ko sarili ko, okay, whatever, but I just want you to know. And I was trying to share it to her. Hindi ko nga lang alam i-share. Kasi kaliligtas ko lang. Okay? Kaliligtas ko, tapos tumawag kaagad ako, hey, I want you to know, something happened to me today. Tapos simula nun, di ko na yun nakausap, di ko na yun nakita. Until nakita na niya ako, I was already a preacher. Alright? And you listen well today. There is a declaration when you are truly born again. Nakikita yan sa post mo, nakikita yan kung ano ang pinapakita mo. There's a declaration. Now, I'm not saying na ikaw ay nabago overnight. Dahil ang pagbabago natin, mga kapatid, hanggang dumating ang Panginoong Jesus, o kaya hanggang kunin niya tayo. But I'm saying is, there's something inside there that you cannot keep. Sabi ng Bible, you know, sabi ng Bible, diba, sabi ni Peter and John, we cannot speak but the things which we have seen and heard. So, when I was in school, yun ang aking ano, nagbabasa ako ng Bible, tapos sabi pa sa akin ni Mr. Smith, okay, meron akong teacher, Mr. Smith, meron siyang patch na ganyan. Sabi niya, you know, si pinagsabihan pa niya ako, hey, this is not a Bible study, it's a science class. Kaya sabi ko sa kanya, well, Mr. Smith, let me just tell you, we're in break right now, so I can't study my Bible. And you're going to appreciate because I won't be a troublemaker no more. Okay, we'll see. Ganun siya sa akin. Okay, we'll see. Hello? Naintindihan niyo, mga kapatid? You will not be ashamed. Why? Sapagkat, you know, ang isang tao na tunay na naligtas, mga kapatid, there is a declaration dyan. The Bible tells us in Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believe, to the Jew first, and also to the what? Greek. O, tingnan nyo yan. I am not ashamed of the gospel of Christ.
Have you been talking about the gospel of Christ to your friends? Amen. Ang pinag-uusapan nyo, inuman hanggang ngayon. Yan. Tapos sinasabi mo, tumanggap ka sa Panginoon, there's no great change in there. There is a declaration, hindi mo ikakahiya yan. Naintindihan nyo? At yan ay longevity. Meron yung mga iba, you know, sa umpisa, makita mo, wow, yun, ganun-ganun. But you know what? Something happens to them, bigla nawawala. Parang bula na nawawala. Parang tumbleweed na nawawala. Alam mo, you know, lalo na kung hindi ka nagkulang sa Bible study, hindi ka nagkulang sa pakakasabi ng salita ng Diyos, tapos biglang nawala. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Because they never got it. They never got it. Hindi dahil kailangan dahan-dahan. No, no, it's not. It has nothing to do with the dahan-dahan. Kasi nung naligtas ako, Wednesday ako naligtas ako Monday. Wednesday nagpunta ako sa church. Thursday nagpunta ako sa Bible study. Friday nagpunta ako sa youth fellowship. Saturday nag-soul winning ako. Sunday, all day ako sa church. All day. Kaya minsan di ko maintindihan yung mga iba na hanggang Sunday morning lang sila, hanggang ngayon. Hanggang ngayon, hanggang Sunday morning pa rin. Hindi na babago. Kung ano sila, nung sila ay umaten pa sa kanilang reliyon, dahil nandun sila isang araw, sa isang linggo, okay, and something new. You go doon sa church na yon, you will see, yung preacher doon, hindi ka aantukin, yung preacher doon, you know, talagang ano siya, you know, mayroong sigla, may lakas, hindi boring. Kaya lang, hanggang Sunday morning ka lang. Naintindihan ko yan sa mga bago. However, yung mga matatagal na sa inyo, hanggang ngayon, Sunday morning pa lang kayo, ang daming yung excuse, there is something wrong with you. Nauunahan ka pa ng mga bago. Are you with me? Enough that excuses. There's a great declaration today if you're truly born again. Huwag mong dayahin yung sarili mo. Yung sinasabi mo, Pastor, save naman talaga ako, save naman talaga ako. Kahit na anong mga save. O, totoo. Pero tingnan natin kung totoo kang naligtas. Kasi ito yung sabi ng Bible, and many that believe came and confessed, tapos sumunod, they showed their deeds. There is a display. There's a declaration, there's a display. Look at, diba, sinabi ka, showed their deeds. They're there showing of good works. They're there, nakikita sa kanilang ginagawa. Ba, nagbabago to ah? Ba, nagiging maayos to ah? Amen? Tulad nung sinasabi ko sa inyo, nung ako ay naligtas, and when I was in probation school, when I was only 15, kaya kayong mga young people, okay, don't you ever tell me na mahirap. Bas mahirap kung saan ako nag-aral. Bas loko-loko yung mga tao doon. Lahat sila may record. You understand? Uy, sabihin na mahirap na nasa public school, mayroong peer pressure. But you imagine being in a probation school, bas mahirap yun. So mahirap sapagkat ang mga teacher doon, all they want really is get paid and they just babysit you so that you won't get in trouble. You imagine yung teacher ko, si Mr. Smith, alam niyo ba kung ano ang kanyang pang ano sa amin pag mag-behave kami? If you behave, alright, ito ang reward namin sa kanya, Marlboro. Kasi mga minor kami, siya, teacher, matanda na siya, mahilig siyang manigarilyo. Minsan sinasamahan pa kami manigarilyo doon sa labas, sa may ping-pong table. Magpupustahan pa kami ng isang stick. Para lang mag, you know, habang nagpi-ping-pong. Yun ang kanyang ano. Alam niyo kung ano ang PE namin, mga kapatid, ping-pong o kaya mag-ano, bowling. Dadaling kami sa bowling alley. Uy! No, kaya connection nun, di ba? Tapos mga kapatid, dahil yung teacher namin, science teacher siya, siya rin yung English teacher namin. Tatlong subject. Bawat tatlong teacher namin, tatlo ang tinuturo. Eh yung meron siyang
you know, yung literature, paano yung mga ano, the English and literature. Alam nyo, mga kapatid, kung ano ang pinapalabas sa amin and we need to write what we have learned about that movie? Ha? Alam nyo, kung ano yung pinapalabas? You know, yung mga gangster movie, like America Me, in the old days. Mga gangster movie yon. Boys in the Hood. Yun ang aming pinapanood. Patindi yung school ko, mga kapatid. Tapos sasabihin sa amin, isulat nyo kung ano yung mga natutunan ninyo. Ibang klaseng school yon. Kaya huwag nyong ipagmalaki sa akin, huwag nyong sabihin sa akin, kayong mga young people na nandito ngayon, na mahirap sa public school. Bless God, mas mahirap yung pinuntahan kong school. Pero kung meron kang Panginoon sa iyong puso, kahit saan ka pa pumunta, there is a display. There's a change. Amen? Amen. Look what the Bible tells us here. Look at the display. Let your light so shine before men that they may see your good works. Did you see that? And glorify your Father, which is what? In heaven. Now there was at Joppa a certain disciple named Tabitha, which by interpretation it's called Dorcas. Tingnan yung ginawa ng babaeng ito, ha? This woman was full of good works and alms deeds, which she did. Nakita ninyo kung ano yung display na yan? Mga kapatid, you look at that, good works. The Bible tells us na dapat yung ating buhay ay mag-shine. Hello? Dapat yung buhay natin nag-shine. I mean, dapat yung buhay natin nakita nila. Ba, dati itong ganito ah. Ngayon naaayos ah. Hello, people? Amen. Yung dating basagulero. Right? Okay? Peacemaker na ngayon. Hello? Yung dating chismosa. All right? Ngayon, mga kapatid, mahilig na siya na mag-witness. Yung dating magnanakaw, cheerful giver na ngayon. Amen. Ganun na nangyayari. Look at Zacchaeus. Kaya yung mga tao rin na laging galit sa giving, iniisip ko, ligtas ba talaga to? Sapagkat kung ikaw ay tunay na naligtas, makita mo, there's a display. Look at Dorcas. She was a cheerful giver. Mahilig siya magbigay, sabi ng Bible. Amen? Amen. E tanong ko sa iyo, search mo nga yung puso mo. Nagkukumit ka sa mission, nagkukumit ka sa LBA, kukumit ka para lang makita siguro na ikaw yung nagkukumit tapos may naningil na, ikaw pa nagagalit? May problema tayo dyan, mga kapatid. Search your own heart. Hello? Amen. Are you still there? Nakikinig ba kayo? Look, I'm not here to comfort you this morning. I'm here to reprove and rebuke you this morning and trying to get you stronger and realize and understand na kung ikaw talaga ay tunay na naligtas, there is a great display. Ikaw ba nakikita na ikaw ay ligtas? Amen. Matahimik yata kayo ngayon, ha? Okay? Tingnan maigi, mga kapatid, there is a display. Look at verse number 10, Ephesians 2:10. For we are His workmanship created in Christ Jesus unto what? Good works which God hath before ordained that we should walk. Ano nakalagay? In them. We should walk on those good works. Now, makinig kayo maigi. We do not good, hindi tayo gumagawa ng good works para maligtas. Gumagawa tayo ng good works dahil tayo ay naligtas upang yung mga hindi ligtas makakilala sa tagapagligtas. Naintindihan nyo yun? Okay, hindi tayo gumagawa ng kabutihan para maligtas. Gumagawa tayo ng kabutihan dahil tayo ay naligtas upang sa ganon yung mga hindi ligtas makakilala sa tagapagligtas. Why are you doing good works also? Are you doing good works to glorify yourself? Yung mga preachers, are you preaching so you can be seen? Or are you preaching so Jesus can be seen? There's a great display.
Hello? Repentant ka ba? Makikita mo kung tao ay repentant. May display. Look what the Bible says. Many people believe, came, and confess. And many that believed came and confess, there's a declaration, and showed their deeds, there's a display. Amen? Amen. Tignan ninyo dito, mga kapatid, 1 Timothy 6:18, the Bible tells us that they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate. I know that's an instruction sa mga tao na merong kaya sa buhay, na hindi ka dapat magmalaki kung ikaw ay naligtas. Ang dapat gawin mo, maging cheerful giver ka. Maging mayaman ka sa paggawa ng mabuti. Amen, mga kapatid? Nandiyan pa ba kayo? Alright, bakit tayo gumagawa ng mabuti? Para ba sa ikaliligtas natin? Yes or no? No! Hindi tayo gumagawa ng kabutihan para tayo ay maligtas. Tayo ay gumagawa ng kabutihan dahil tayo ay naligtas. Upang sa ganon, yung mga taong hindi pa nakakakilala sa tagapagligtas, makakilala sila sa tagapagligtas. You got that? That's the reason why we do good. That's the reason why dapat hindi na kayo umiinom ng alak. At naglalasing. That's the reason why kung may problema kayo, hindi na dapat lasing ang takbuhan. Ang takbuhan natin, si Kristo Jesus. Yung iba naglalasing pag may problema eh. Nag-iniisip ko. Naligtas ba talaga to? Bakit naglalasing? Sira ba tuktok na ito? Ano kayang sold nung ikaw ay naglasing? Naglasing ka para mailabas mo lahat yung mga saluubin mo. Pag ganun-ganun ka pa, nagwala ka pa. Diba? Kakaroon ka ng ibang spirito. Pagkatapos nun, ano nangyari? Sige nga. Meron akong alam eh. Naglasing. Galit na galit. Eh, nung araw, di ba, Erwin, yung dito. Galit na galit. Okay? Nagagawa ng lupa eh. Nung hindi siya lasing, mga kapatid, wala siyang courage na ganun. Eh, naglasing. Galit na galit. Kumuha ng itak. Eh, may tama-tama, mayroong weapon ban during that time. Okay? Kumuha ng itak. Iitakin yung kapitbahay dahil lasing siya. May courage na siya. Hello? Nung nahimasmasan siya, nakita niya, nakaupo na siya sa loob ng kulungan. Yung problema na hindi dapat isolve sa ganon, mas lalong nagkaroon pa ng problema. Diba? Yes, eh bakit? Naglasing ka. Yan ang takbuhan ng mundo. Tayo, ang takbuhan natin ay ang Panginoong Jesus. Yes, kaya minsan, iniisip ko. Tingnan nyo ha. Yung iba, sabi ko nung araw, huwag nyo lang sunduin to. Susundin nyo lang kung sasama yung magulang. So, hindi man ito nag-aayos eh. Ang nangyayari, binabati ko sa church. Kahit ilang beses na umatin dito, pagbalik doon sa bahay, ganun pa rin ang asal. Ang bastos pa. Lahat na lang ng kapitbahay, inaaway. Ang tatay, inaaway. Andiyan pa ba kayo? Nai-observe ng kapitbahay. Sabi ng kapitbahay, ganyan ba ang tinuturo nyo sa mga batang ito? Ang babastos naman nila, kaya hindi na ako pupunta dyan sa church ninyo. Eh bakit? Mga kapatid, nakita ng mundo, ang pangit ng ugali. Pero kung nakikita ng mundo na maayos ang ating ugali at tayo ay gumagawa ng kabutihan, nakikita nila, nandun ka pa pagka sila ay nangailangan ng tulong, sa iyo yan lalapit, tapos ikaw ay tumulong ka pa, kahit ikaw na ang walang-wala, lumapit pa rin sila sa iyo. Tumulong ka pa rin. And guess what's gonna happen? You will see that those people will turn to the Lord Jesus Christ. Why? Because there is a great display. Amen. The Bible tells us, in all things, showing thyself
a pattern of good works. Dapat ipakita natin tayo ang maging pattern ng kabutihan. In doctrine, showing uncorruptness. Sa doktrina, huwag tayong maging corrupt. Okay? Pagkaroon tayo ng gravity and sincerity according to the Bible. Alright? And look at Titus 3:14. And let ours also learn to maintain. Anong dapat nating dapat i-maintain? Ano? Good works for necessary use that they be not, ano? Unfruitful. Sabi ng Panginoon kay Titus, ituro mo yan sa mga tao na kailan i-maintain nila ang good works. Okay? Para sa ganon, sila ay hindi maging unfruitful. Nakita ninyo yun, mga kapatid? Andiyan pa ba kayo? How are you today? Is there a great display na ikaw ay naligtas? Can your neighbors see that you had been saved? Can your parents see na ikaw ay naligtas? Nakikita ba nila ng buhay mo iba? Hello? Amen? Kumusta yung asal mo sa mga magulang mo pag umuwi ka? Kaya ako, mga kapatid, I've been in the ministry now for 28 years. Nag-preach na ako for 28 years. Actually, hindi ko na tinitignan yung mga tao, how they treat me. Lalo na ngayon, pastor ako. Of course, bas may re-respetuhin nyo yung pastor. Totoo naman yan eh. Totoo yan. But you know what I look at? I look at the way you treat others. Lalo na magulang mo. Hello? How you are to your parents? How you are to other people? How do you respond to the preaching? Mayabang ka ba? Hello? Siga ka ba? Pagdating mo sa bahay? Ikaw ba ay mapagmalaki pagdating mo sa bahay nyo? Kung gano'n ang nangyayari, mga kapatid, huwag mong dayahin yung sarili mo. Sana maligtas kang tunay. Dahil pag hindi ka naligtas, may COVID ngayon. Baka ikaw ang sumunod ngayong linggong ito. Mamamatay ka. Sa impyerno ka pupunta. Kahit na madami pang nagdasal para sa'yo. Once a person is dead, tapos na yan. It is appointed unto men once to die after this judgment. Tapos, sa atin bilang Baptist, sa atin bilang Bible Baptist, sa atin bilang mananampalataya, hindi natin kinakausap ang mga namatay at hindi natin pinapanalangin ang mga namatay sapagkat against yan sa sinasabi ng salita ng Diyos. Pag namatay, tapos na. There is no more hope when you are dead. Either you're in heaven or you're in hell. If you are in hell, there is no longer hope. Pag nasa langit ka, maganda. Wala ka ng problema. Kahit sino ka pa. Hindi mo alam kung kailan ang turn mo. Diba? I was looking at the death kahapon ng COVID. One of them in there, I know him. 53 years old. Pastor yun. Dito sa Baguio. Because of COVID. Namatay. April 14, nagpo-post patungkol sa isang namatay din. April 15, nadala sa ospital. April 24, hindi na kayanan, namatay. You listening? Siya, sabi niya, ligtas siya. And I trust na siya ay naligtas. I will believe him. Hindi dahil siya ay Baptist, hindi dahil siya ay pastor, dahil siya ay naligtas. Nasa langit siya ngayon, wala nang pain.
I hate to say this, but I'm going to do it as an illustration. And I sure hope, I still hope, na somehow in the deathbed naligtas, tumanggap sa Panginoon. Pamilya ko, ilang beses ko na yung winitnisan. Yung pinsan ko, winitnisan ko yan. Yung kapatid ko, winitnisan na rin siya. Dinala na rin namin sa church, na-witnessan ko ulit. Nakikita ko yung aking family, kung gano'n sila kasincere, in the next 40 days, sila ipapanalangin nila yung kaluluwa. Pero according to the Bible, according to the Word of God, kung siya ay hindi naligtas, yung suffering na kanyang pinagdaanan, mga kapatid, dito sa lupa, nung siya ay nagkaroon ng COVID, hindi mo mapapalitan yun, nasa impyerno yun ngayon. But I hope siya ay tumanggap sa Panginoon para siya ay nasa langit. But all that prayers, wala na yan. Wala nang pag-asa. Pag namatay ka, wala nang pag-asa. Pag ikaw ay napunta sa impyerno, wala nang pag-asa. Amen. At hindi totoo. Okay? Na pagka ang mahal natin sa buhay ay namatay, they're there watching over us. Sit down. Just sit down. They're there watching over us. No. They're not there watching over us. If they're saved, they're in heaven and they're not watching over us. If they're not saved, they're sure suffering in hell. Yun ang bas nakakalungkot. Kaya ikaw, i-search mo yung sarili mong puso. Ligtas ka ba talaga? Pastor, paano ko malalaman yon? Well, una, talagang tinanggap mo. There's a declaration. Di ka ba nahihiya? O baka pag dumarating ka, nahihiya ka. Siyempre, sa tao, darating yung hiya dyan. But you're gonna say it anyway. Pero yung talagang wala kang pakialam? Are you with me? And then, there's a display. May pagbabagong buhay. Hello? Then not only that, mga kapatid, listen to me carefully. There's a dedication. There's a declaration, there's a display, and there's a dedication. May dedication ang isang taong naligtas. Look how dedicated these people are. Look at verse number 19. Many of them also which use curious arts. Itong mga to, mga manghuhula yan eh. Okay? Are you listening? Brought their books together. O, ang ginawa nila, Brother Aga. Burn them before all men. By the way, yun ang kinikita nila. Doon sila kumikita. Sa mga panghuhula-hula na yan. And look how much they made. Dignan nyo kung ilan ang pera na nasayang nung sinunog nila. Pero wala silang pakialam sa nasayang. Ang pakialam lang nila, hindi na ito tama, I will burn it now. Look what the Bible said. They counted the price of them and found it 50,000 pieces of silver. Di ko alam yan sa peso, pero malaki-malaki yan. Nagkaroon sila ng dedication. It does not matter anymore if this is, kung ako ay kumikita dito, what matters is I'm going to do right. They got rid of the wrong even if it cost them their business. They were willing to burn idolatry. You understand? Sinasabi mo, naligtas ka ngayon, hanggang ngayon, nandun ka, nagdadasal ka sa santo. Eh sabi ng Bible, hindi ka pwede magdasal sa santo. Di ba? Tapos sinasabi mo, tumanggap ka sa Panginoon bilang tagap. No, sir. Look what the people did. They burned them. At ang mahal. It cost 50,000 silver. And I was thinking about this. Alam nyo, yung isang taong naligtas, mga kapatid, dahil yan ay sincere, nakita niya, hindi na importante yung pera, ang importante na siya ay unahin niya ang Panginoon, hindi na yan papasok ng linggo.
Hello? Amen. Wala na yan pagkaling ko. I was thinking about that. I said, man, what a dedication right there. You listening? Andiyan pa ba kayo? Amen. Hindi na importante yung pagbibenta, paglinggo. Ang importante na ang pagsasamba sa Diyos. Hindi na iniisip yung pagluluto. Hindi na iniisip yung pagbibenta ng linggo. Ang iniisip na, uunahin ko na ang Diyos ngayon. Hello? Hindi na pagkita ang pera ang aking uunahin. Ang uunahin ko na, paano ko sambahin ang Panginoon and God is going to provide for me. That's the dedication right there. Hindi na importante kung ano yung sasabihin ng aking kapit, ng aking kaibigan. Dahil linggo, sumasama ako sa kanilang happening. Pero nung ako'y naligtas, hindi na ako mag-happening. Ang aking gagawin, pupunta na ako sa church. Because that Sunday, listen to me carefully, Sunday is the Lord's Day. Ligtas ka ba talaga? Bakit yung mga naligtas, yan ang ginawa nila? Hindi na sila, birain mo, 50,000 silver? Ilang upa kaya yun ang pwedeng bayaran? Dami. Hindi nga niya binenta eh. Anong kanyang ginawa? Sinunog. Kasi mahal. Mali yun eh. Witchcraft yun eh. Kaya nga ako, mga kapatid, nung ako'y naligtas, ha? Hindi ko binenta back yung sigarilyo ko. Meron akong kaibigan. Okay, gusto niya, nigarilyo kami. Kasama ko doon sa church. Hindi ko nga alam na umaattend siya sa church eh. Tinabi ako sa kanya. Bigla akong tinapik. Pagtingin ko, oh, ba't andito ka rin? Sabi niya, andito ka pala. Oh, first time ako. Ikaw, first time din? Sabi niya, hindi, tagal ko na dito. Ha? Hindi ko man alam. Eh, sabi ko, ba't di mo ako in-invite? Ganun-ganun lang siya. Tapos alam mo, sabi niya sa akin, first time ko ha. First time ko sa church ha. First time. Wala pang social distancing noon, mga kapatid. Katabi ko siya sa harap. Antong kami sa harap. Tapos tinapik akong ganyan. May sigarilyo ka ba? Yun ang experience ko sa church. Kung ikaw, baka hindi ka na bumalik. Pero dahil nandun ang Panginoon sa aking puso, mga kapatid, pakialam ko kung anong gagawin ng taong ito. Eh, well, at that time, bago akong naligtas, sabi ko, meron. O sige, sigarilyo kami sa labas. As 15 years old, and he's 16. Pero as I grow in the Lord, natatanggal yun. Mga kapatid. Dating nagpa-party ng linggo, o kaya Sabado, nagpupuyat para hindi, tapos tulog hanggang alauna ng linggo, di ba? Meron pagbabago sa buhay, nakabihis na, papunta na ng church. Then you grow more in the Lord. Pamaya-maya, hindi ka na sinusundo, kundi ikaw na rin ang nagsusundo. Nag-i-invite ka na ng mga kaibigan. So hindi mo na yan kinakahiya. I was offered a job on a Sunday, di ako nagtrabaho. Dedication. But God always took care of me. Yung iba sa inyo, alam nyo kung bakit kayo nagkukulang lagi? Sabihin ko sa inyo, ha? And I'm going to rebuke you. And I hope you do not get mad. I hope iayos ninyo. Alam nyo kung bakit? Maraming dahilan. Kung bakit hindi ka makapaglingkod na maayos sa Diyos. Yung iba sa inyo, kaya kayo nagkukulang na ganyan, lalo na kayong mga lalaki, makinig kayo maigi. God's going to bless your home if you're going to be faithful to God. Tignan ninyo, yung mga ma-attend dito dati, tapos biglang nagtrabaho ng linggo, and look what's happening in their life. Sad. Nagkukulang. Kahit mayroon ng mga inuuwi, kulang pa rin.
That should not happen to a believer. The Bible tells us that. Na yung isang tao, na siya ay righteous and he's doing right. Okay? Righteous there, dalawang klase. Righteous ka dahil ikaw ay naligtas at ikaw ay gumagawa ng righteous dahil ikaw ay ligtas. You know what the Bible said? He will never beg bread. Ibig sabihin, lahat ng pangangailangan niya, sinusupply ng Panginoon. And if you're having issues right now, about bakit di ka makabayad ng upa, hindi ka makabayad ng kuryente, hindi ka makabayad ng tubig, hindi ka makabili ng pagkain, and it's, things are just getting worse and worse and worse, kahit na gaano kalatdami ang overtime mo, ganyan pa rin ang nangyayari. Bakit? Mga kapatid, di mo inuuna ang Diyos eh. Naintindihan nyo ba? So makikita mong pagbabago dyan sa asal. But let me just tell you, my dear friend, there is a great change when you are saved. There is, my dear friend, mga kapatid, merong declaration, you won't be ashamed. There's a display, you'll see a change in life. And there is a dedication, you'll see a change in walk. Ibang klase na ito, nandito na yan tuwing Sunday. Tapos lumago pa yan, pati Sunday ng hapon, nandito na rin yan. Amen? Basta nakadedicate na yung linggo, kahit na meron pang bisita na darating, kahit na meron pang anuman, sino man ang darating dyan, basta linggo, kailangan nandun ako sa church. Kung ang bisita ko, gusto akong makasama, sasama yan sa akin sa church. Ganun na yan ang ugali. Hello? Alam nyo, mga kapatid, sa lahat naming mga magpipinsan, ako hindi nila ako ini-invite sa mga parties nila. Kahit nung nasa Amerika pa naman ako, hindi nila ako ini-invite. Alam mo kung bakit nila ako hindi ini-invite? Mga kapatid, dahil nakita nila ang pagbabago, nakita nila, mga kapatid, ang dedication, hindi ako pwedeng maanyaya sa mga ganyan na bagay. Lalo na kung linggo. Hello? You and me? Amen. You say, Pastor, ano ang gagawin ko pagka laging, you know, natatakot ako na ako ay magkukulang. O, kitita mo, nagkakaroon ako ng linggo, lagi kang may kulang. Siguro, wala dito yung pinag-preachan ko eh. Baka nga makinig. At so, sana makinig ka. Pinapahirapan mo ang pamilya mo, pag ikaw, ayan ay lagi mong ginagawa. Kaya tuloy, hirap na hirap ka. Damay ang buong pamilya mo. But I'm just telling you right now, why don't you dedicate yourself to the Lord and you will see, in spite of the problem, in spite of the heartache, God's still providing for you. Yes, you say, Pastor, you know, ito lang ang paraan. Hindi! Ang paraan dyan, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto thee. I called upon the Lord in my distress, and He answered me. It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. I can do all things through Christ, which strengtheneth me. But my God shall supply all your needs according to His riches in glory. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, and then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sit in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. He shall be like a tree that's planted by the rivers of water. Amen? His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Pangako yan ng Diyos. Nagkukulang ka, nagkakaroon ka ng problema sa mga finances mo, sa mga pangangailangan mo. You wanna know why? Because you're not dedicated to the Savior into this book.
I heard this preaching this morning. What you do this with this book determines what God will do in your life. You obey this book? Amen? You esteem this book in your life? And God said, okay, I see it now. Everything he does will prosper. You with me? Eh, Pastor, umiiyak na ako sa Panginoon. Kaya lang, hindi ako sinasagot. Ito yung kasagutan mo. Dedication sa Kanya. Yan ang kasagutan mo. Sa palagay nyo, when you ask God to provide for your needs, when you ask God to take care of your rent, when you ask God to take care of your bills, when you ask God to take care of your food, ano yan? Makakapulot ka lang ng pera? That's what you think? Do you think that's the way the Lord provides? Do you think the way the Lord provides ay may mautangan ka? Na hindi mo naman alam kung paano mo yan babayaran? That's not the way the Lord provides. Amen. That's not the way the Lord answers. And you know how He is answering you right now? Ayan. 50 pieces of silver is no longer important. My important right now is I'm going to dedicate myself to the Lord. Amen. Complete in Thee. Yun na yun. Buhay ko, bibigay ko sa Kanya. Pabayaan ko na siya ay mag-provide. Kung gutumin niya ako habang ako'y naglilingkod, edi magutom lang. Kung patayin niya ako habang naglilingkod, edi patayin. At least nasa langit. Amen? Dapat ganun tayo ka-dedicated, hindi yung trying to test the waters all the time. Get inside there. Rely upon the Lord sa kaligtasan mo at sa pangangailangan mo. But you need to have complete dedication. You understand? Okay? Tandaanan ninyo ito. Hinding-hindi nyo ako mauutangan. Pati ang church na ito. At kayo mga members, hindi dapat kayo nagpapautang. Lalo na sa mga tao na hindi naman faithful sa Diyos. Alam mo kung bakit? Kung hindi nga faithful sa Diyos yan eh, faithful pa kaya magbayad ng utang yan? Amen? I would like to help you. Pero sa pagtulong, may kondisyon. Sumunod tayo sa Diyos. Ganon din naman ang pagtulong ng Panginoon, ha? Anong kondisyon? Disobey? Curse. Obey? A blessing. Amen? Pati nga ang kaligtasan, may condition eh. Ano yun? Tanggapin mo ko, ililigtas kita. Hindi mo ko tanggapin, sa impyerno ka pupunta. Yun yung condition ng kaligtasan. Namatay ang Panginoon para sa ating mga kasalanan, siya'y naiblibing, pangatlong araw muli siya nabuhay. Pero anong sabi niya? For whosoever, ayun yung condition, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Ganun din sa ating Christian life. God wants to see a display in your life if you're saved today. The world needs to see that. You understand? Buhay pa ba kayo? The genuine salvation. Ngayon, tignan nyo ngayon kung anong resulta pag may totoo kang kaligtasan, when there is display. There's a declaration, there's a display, there's dedication. Ano yung resulta? So mightily, verse 20, grew the word of God and, ano pa, prevailed. Do you know when the word of God grows sa buhay mo at sa church, there is victory. Amen. Ano? Prevail. Amen? Di ba? Ang ganda ng Bible, mga kapatid. Amen. And when you keep
reading this word, you keep practicing it, you'll see. You'll see how the Lord begin to use you. You'll see how this world, and makita ninyo kung paano, bihira itong buhay ng taong to, ibang klase. Nakikinig po ba kayo? It's up to you today. Pero alam mo yung hindi naligtas, kahit na anong sabihin ko ngayon, wala yan. Labas dito, ay pasok dito, labas sa kabila, wala na yan. Kasi wala mang conviction yan eh. Patay yan sa spiritual na bagay. You with me? Ngayon, kung ikaw ay tunay na naligtas, and you're under conviction right now, you need to learn to dedicate yourself to the Lord. Are you saved today?